Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, humingi ka sa akin ng palalayaan, maging sa kalalimnan ng Siyon o sa kaitasan ng Yunan. Sumagot si Akaz, hindi po ako humingi. Hindi ko susurukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bahayan ng dalit. Kuna pa ba ang inyong ninyo ang mga tao na pali ang aking Diyos sa inyong biyaya mo? Kaya nga ang Panginoon dalit ang magbibigay ng palalandaan. Maglilihi ang isang dalaga ng mga nangang lalaki at ito'y natawagin Emmanuel sapagat ang Diyos ay sumasaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong nalilito upang sundin ang loob mo. Handa akong nalilito upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, palimang hari, at ang mga hayop na handang sunodin, hindi mo naibig sa damba na dahil upang iyong salay, sana iyong magawali. Sa halip ang iyong kalaw sa akin, ay ang panlilig ko upang ika'y hindi. Handa akong nalilito upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y nalilito. Nasa kautusan ang mga tugon ko. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ng kanan. Handa akong nalilito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas ko'y aking inihayag. Saan na pag-ibot ang iyong mga anak? Di ako itigil ng pagpapahayag. Handa ako nalilito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas ko ay pinagsasabi. Di ko inihihig sa aking sarili. Pagpapulong ng pag-ibig na tapat sa mga likod mo ay isinisiwan. Handa ako nalilito upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa Panginoon. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nasipisip pa daw sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos. Ang mga hayop na tulog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hayop. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunodin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tumulin ang iyong kaloob. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hain. Panghandog na susunugin at panghandog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y iyakandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tumulin ang iyong kalooban. Inanis ng Diyos ang panghandog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ng Jesucristo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili at iyon sa tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkitayon ako ang lahat para sa awit ng buhay sa mabuting kayo. Ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea,
sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lili ni Hari David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalulugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayon mamuhusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magpilihi at mga anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging damila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa kanya po magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, ang tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan ko ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y bako. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, kaani na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, magyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinaguri ka namin, Panginoon Jesucristo. Masipo na po ang pagbasa sa Bukwares, awal ng live stream. Ngayon, wala ng live stream. Kung kailan ang pagkapistahan ng pagkakataon ng ako ng Diyos ng Diyos. Makagawa nga ng mga demonyo para hindi may pahayag at kapulihan ng Diyos ng Diyos. Magkatutok ako rin. Kaya ako sasabi niya, kasi natatandaan ko yung araw na sinabi ko sa inyo, makakulong na yung stream. Sinabi natin yung pagbasa kasi tayo ay mahalaga dahil pinakita sa atin o pinakilala sa atin ng Panginoong Jesus ang matalik na relasyon sa kanyang Ama. Di ba sa Diyos? Kung ano ang Ama, siya ang anak. Kung ano ang ginagawa ng Ama, siya ang ginagawa ng anak. Ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos. Natatanda na ngayon? Okay. At dahil yan, diba, sasabi natin na si Jesus ay anak ng Diyos, therefore, siya ay Diyos. Okay. Natatanda na yung pagbasa na yun? Okay? Ngayon, ang anak ng Diyos na iyan. Ang Diyos ay totoo na iyan. Ang ikalawang persona ng Santisima Trinidad sa araw na ito ay bumaba. Okay? Yung anak ng Diyos na ito, nakapantay ng kanyang Ama, kamukha ng kanyang Ama, katulad ng kanyang Ama, kapilin ng katulad ng kanyang Ama sa lahat ng bagay,
pagbibig ng kanyang ama sa simulang simula pa lamang bago pa man din bilikha ang buhok sa tulungan. Ang napakataas na Diyos Anak na yan, ikalawang persona ng Santisima Trinidad, sa araw na ito ay nagpakababa. Paano siya nagpakababa? Nagpakababa siya dahil siya'y nagkatawang tao sa sinabugunan ng Mahal na Birhen sa araw na ito. Alam ba niyo na siya ang nagwag na lang Pasko na? March 25, magbilang kayo sa buwan, December 25. Lahat na yan ay nagsimula sa araw na ito. Nung binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria at siya'y nagbili lalang ng Espiritu Santo. Di na yung pagkakapapakababa ng Diyos. Di na yung pagkakapapababa ng Diyos. Yung kanyang kapakababa, di na yun. Ang Diyos sa kanyang dakilang karunungan ay nagpasya, ililigtas niya ang tao. Kaya tanong ang kanyang ginawa. Kung natatandaan niyo, unang linggo ng Kwaresma, tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Jesus. Eh, yung ikatlong tukso, pinakita ng Diablo kay Jesus ang lahat ng kaharian sa sangkalupaan. At sinabi niya, ang lahat ng nakikita mo ay akin. At ito ay ibibigay ko sa iyo, walang kahirap-hirap, lumuhod ka lang at ako ay iyong sampahin. Bakit yung sinabi ng Diablo kay Jesus? Napakasimple. Kasi ang ating Panginoon ay nagpasya na iligtas ang lahat ng tao. Iligtas ang buong sangkatauhan. Na noon ay pagmamay-ari na ang demonyo. Dahil lumaganap na sa sanlibutan ang kasalanan. At sa paang paraan, pinasya ng Diyos na iligtas ang mundo. Well, sa laki ng kapangyarihan ng Diyos, kaya-kaya niya na sabihin, oh, wala na kasalanan, patawad na. Sa isang palakpak, pwede nang gawin yun. Kung paano nilikha niya ang sanlibutan sa pamamagitan lang ng pagsasalita, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag, etc. Pero ang ginawa ng Diyos, ang piniling pamamaraan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Bakit nagkatawang tao ang kanyang anak? Kasi ito lang ang paraan para magkaroon ang Diyos ng kakayanang mamatay. Bakit kailangan mamatay ng Diyos? Well, ang kasalanan ay isang napakalaking pagkakamutan ng tao sa Diyos. Hindi natin inibig ang Diyos ng sapat, hindi natin inibig ang Diyos ng nararapat.
kaya't tayo yan ibinigay sa Diyos ang dapat natin ibigay sa Kanya. Yun ang tawag noon ay kasalanan. At dahil wala hanggan ang Diyos na ito, ang kasalanan ay walang hanggan. Ano ang bayan? Ano ang bayan ng kasalanan? Sagot, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, walang hanggan ang utang, walang hanggan ang kabayaran. Kamatayan. Para makuha tayo umuli ni Jesus mula sa demonyo, kailangan niyang bayaran yung utang na iyon. At yun ang dahilan kung bakit kailangan mamatay ng Diyos. Ang bayad sa kasalanan ay kamatay. Para mabayaran ang utang, ay kailangan mabayaran ang utang, kailangan mamatay ng Diyos. Pero paano mamamatay ang Diyos? Siya'y walang hanggan. Paano mamamatay ang Diyos? Siya ay walang kamatayan. Napakasimple. Kailangan niyang umangkin ng isang kalikasan na pwedeng mamatay. At yun ay ang kalikasan ng ating pagkatao. Nakita niyo, nagsisimula na pagtakip ng mga altar. Ang mga larawan, Panginoon, ay ang positibo ay tinakpan. Alam niyo ba na sa araw na ito, tinakpan ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. At ano ang pinatakip niya sa kanyang kaluwalhatian? Ang sagot, ang katawang pagtao na inuha niya mula sa sinahumunan ng mahal na Birheng Maria. Ang Diyos na hindi kaya maisaloob ng lahat ng kanyang nilikha. The God who cannot be contained by all of His creation. Sa araw na ito ay nagkasya sa sinapupunan ng Birheng Maria. Ang Diyos na napakalawak, ang Diyos na napakalaki, ang Diyos na napakataas, sa araw na ito ay nagkasya sa katawan ng isang sangkol. At ang sangkol na iyon ay nagkasya sa sinahumunan ng Birheng Maria. Ang Diyos na napakalaki, ang Diyos na napakalawak, ay naging maliit. Ang Diyos na napakataas ay naging mababa. At ito ay simula ng napakarami pang pagpapakababa ng Diyos. Dahil sinabi mismo ni Apostol sa Pablo, pagkabat siya ay Diyos, hindi minarapat ni Jesus na siya ay manatiling kapantay ng Diyos.
bagus ay tinuhan niya ang kalinasa ng isang tahimik. Pinamanak na tulad na. At lalo siyang nagpapababa sa pamagitan ng pagiging masuguri hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Ang halaman na magpapababa ng Diyos ay ang Biyernes Santo. Sapagkat babawiin niya ang daigdig ng mga patay. Papasukin niya ang pinakakalaliman ng kamatayan upang mula sa kalaliman ng kamatayan ay hanguin niya tayo. Tayong mga tinahimik na kasalanan. Babayaran niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan ang ating pagkakamata. Tayong mga alipin ng kasalanan ay bibigyan niya sa halaga ng kanyang buko, sa halaga ng kanyang buhay. At tingnan niyo, ano ang katumbas ng pagpapababa ng Diyos? Ang sagot, ang pagtataas sa tao. Number one, isang hindi kilalang dalagita sa araw na ito ay naging ina ng Diyos. Pero hindi lang yun. Noong inangkin ni Jesus ang kalikasan namin, niligtas niya ang kabuuan ng ating kaligtasan. Itinaas niya ang ating abang kaligtasan at binigyan niya ito ng pakikibahagi sa kanyang pagka-Diyos. Ang Diyos ay naging tao totoo para ang tao ay magiging kamukha muli ng Diyos. Kawangis muli ng Diyos. Ang hindi namamatay ng Diyos ay naging tao namamatay. Para tayo mga tao namamatay ay magkaroon ng buhay na wala. Yun ang misteryo, ang dakilang pagpapalitan na naganap sa araw na ito. Ang katumbas ng buhay na walang hanggan natin ay ang kamatayan ng Diyos. Ang katumbas ng pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos ay ang pagpapakababa ng Diyos para makuha niya ang ating buhay. Yan ang dakilang misteryo na naganap sa araw. Isipin niyo lang, bago naging tao ang Diyos, humingi muna siya ng permiso na siya'y papasukin ng mahal na Birhen sa kanyang sinagot. Saan ka nakakita na ang Diyos ay humingi ng permiso sa tao? Diba? Nakita ka mo ganun? Ang Diyos ay humingi ng permiso sa tao? Saan mo nakita yan, di ba? Napakalaking pagpapakumbaba.
Kaya lamang minamahal ka kami. Tayo mismo ay umulat sa Birheng Maria na sinamang nagsabi, ako ang alibing ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika. Magpapagpabagi tayo. Isuko natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kung paano sa handi ng Getsemane ay isusuko ni Jesus ang kanyang kalooban sa Ama. Gayun din naman, gayahin natin ang Birheng Maria, gayahin natin ang Panginoong Jesus. Pagpasakop tayo, isuko natin ang ating kalooban sa Diyos. Upang tayo naman ay tunay na makibahagi sa buhay. Ave Maria Purissima, in peccato concepita.